Kumusta ka, partner? Maraming salamat at napadaan ka dito sa channel ko. Dahil itong video na ito ay para sa'yo. Para sa'yo kung first time mong sasampa ng barko. Kung marami kang katanungan o gustong malaman, panoorin mo itong 5 tips na ibibigay ko para sa'yo. Okay? Tara, bakbakan na natin. Magandang araw sa'yo, partner. For today's video, magbibigay ako sa'yo ng mga tips para sa mga first time palang sasampa ng barko tulad mo. Kung first time mo. Then, lahat ng tips na sasabihin ko is according lang to sa mga naging experience ko nung una lang din akong sumampa ng barko. Mahalagang malaman mo ito, mahalagang malaman nyo ito para makapaghanda kayo sa mga madadatnan nyo on board at yung mga kakailangan ninyong dalhin para wala kayong maging problema. So kung handa ka na, isulat mo, kumuha ka ng ballpen at papel para hindi mo makalimutan. Okay, let's go! Tip number 1. Ito yung mga ilalagay mo sa maleta mo. Okay, 5 days before ang flight mo, mamili ka na. Mamili ka na ng mga kakailanganin mo, yung mga basic needs mo. Mga toothpaste, mga ganyan, toothbrush, mga anek-anek mo sa katawan, mga kailangan mo. Bumili ka rin ng mga chichirya, yung mga makakain mo sa pag ginutom ka dito sa kabina mo. May mahuhugot ka kasi may mga barko na tipid talaga, wala kang makuhang pagkain, after nyo lang kumain, wala na. So, pag nagutom ka, meron kang huhugutin. Hindi nga lang pang matagalan, yung unang buwan mo at least, kung dyan sa Pilipinas, nakakakain ka ng mga araw-araw ng mga gusto mo, mabibili mo, dito, hindi na. So, at least, yung 1 month mo, 2 months mo, meron kang mahuhugot na pagkain. Kasi dito sa barko, pag sampa mo, wala kang mabibilhan. Makakabili ka lang pag nag-show leave ka, o kaya pag nagbukas na ng tindahan si kapitan. Yan, makakabili ka. Kaso nga lang, mas mahal dito. Eh, kung dyan sa Pilipinas ka na bumili ng mga toothpaste, toothbrush, shampoo, mas mura, di ba? Makakatiwid ka. So, yun. Tip number 2. So, huwag kang magdadala ng maraming gamit. Sa akin ha, may dala lang akong 2 t-shirt, pantulog, 2 short, pantulog, so, tapos pajama, yun lang, panglamig. Yung panglabas ko naman, meron lang ako isang short din, panglabas, isang pantalon, at saka 2 t-shirt na panlabas, saka isang jacket, o diba, o konti lang. Kasi, pag dala ka ng marami, mabigat ang maleta mo. At, hindi mo yan magagamit dito sa barko lahat. Kasi, lalo na sa kusina, araw-araw, naka-uniform ka, buong araw ang naka-uniform. Magpapalit ka lang ng damit mo pag matutulog ka na, o kaya naman, pupunta ka dyan sa baba, manonood ka ng TV, yan, banding-banding, yan, makakapagsuot ka ng mga damit na pang, yan, pang normal-normal na damit lang. Pero yung buong araw mo, naka-uniform talaga. Tsaka, anytime naman, pwede kang maglaba dito sa barko kung sa tingin mo, maubusan ka ng damit, pwede kang maglaba. Kahit araw-araw ka maglaba, di ba? Libre yung sabon, libre yung laundry. Walang bayad. Ang hirap kaya magbuhat ng maleta sa gangway pag umakyat ka. Swerte natin kung may crane yan, iaangat nila. E madalas wala. Lalo na pag uuwi na. Kasi siyempre, mabigat yung maleta mo nung sumampa ka. Tapos pag uwi mo, siyempre, namili ka, nag-shopping ka, ilang buwan ka na stay sa barko, mamimili ka. Lalong bibigat yung maleta mo. Ngayon, dadagdagan na yung ano, kukulangin pala yung ano mo, yung space mo. So kailangan bumili ng bag. Dadagdagan na naman yung bibit-bitin mo. Kung sa eroplano naman, hindi mo na mabibit-bitin 'yan, siyempre. Sa ano na 'yan, sa baggage na 'yan, ang bibit-bitin mo lang yung hand carry mo. Kaso, ipagbababa ka ng gangway at lalo na pag malayo yung lalakarin niyo papuntang ano, yung sa service niyo. Ang hirap, 'di ba? Tsaka meron limit lang na bigat sa airport. E, paano kung na-reach mo? O, diba? Magbabayad ka sa airport. Babayaran mo yung ano, excess mo. Diba? Hindi mo i-expect yun. Tapos, pag sa hand carry mo naman, yung mga mahahalagang bagay lang ang ilagay mo. Mga cellphone, mga laptop, yung mga, yan, mga papeles mo, yung pera mo. Huwag kang maglalagay ng mga matutulis at mga liquid sa hand carry mo. Ha? Ilagay mo lahat dun sa maleta mo. At saka, yung tip ko, dapat yung hand carry mo, lalo na pag may laptop ka,
dapat medyo maluwag yung mabilis mong hugutin yung laptop mo. Okay, kasi sa mga, lalo na pag connecting ka, labas ka ng labas niyan, hugot, labas ng labas, nakakairita, nakapagod. Kasi sa airport yan, pagpasok mo, ano ba yung pinapasukan doon? Basta pagpapasok ka na, kupasok ka na sa boarding, lalabas mo yung laptop mo. Lalabas pa sa boarding. Basta dito man, labas ng laptop. Nakakapagod, masira pa, mabagsak mo, di ba? May dapat yung medyo maluwag lang para at least mabilis. Kaso ako, hindi na ako nagdadala ng laptop kasi yun nga, naiirita ako nung unang sampa ko. Ang dami kong dalang damit. Ang hirap kasi puno na yung backpack ko, nakasiksik pa yung laptop ko. So, baka masira pa, di ba? So, yun. Sana, may natutunan ka dito sa tip number 2 ko. Punta naman tayo sa tip number 3. So, andito na tayo sa pangatlong tip. So, importante ito. Kailangan mong alamin kung ano ang klima ng bansang mga lalapagan mo. Kasi mamaya niyan, hindi mo alam, taglamig pala yung bansang pupuntahan mo, yung mga connecting mo. Tapos naka-t-shirt ka lang, edi nginig-nginig ka ngayon. So, tip ko sa'yo, magdala ka lang ng isang jacket dyan sa backpack mo. Para anytime, yung tiglamig, hindi mo expect, mag-jacket ka, lalo na sa aeroplano, medyo malamig. May kumot naman dun, pero syempre at least, may jacket ka. So, huwag mong kakalimutan, maglagay ng jacket sa backpack at alamin mo kung anong klima ng mga bansang pupuntahan mo o lalapagan mo. Okay? Lista mo. Ang apat na tip. So, ganito. Magbaon ka ng pera. Dollar. Magpapalit ka kahit $100 lang. Ano yun? 5,000. Kung di mo kaya, medyo babaan mo. At least, in case of emergency, meron kang huhugutin. Lalo na pag mag-isa ka magpa-flight. Wala kang pocket money. Eh, kung nagka-emergency ka, paano ka? Nga. Di ba? Sa kapag ginutom ka, kung may gusto kang bilhin ng mga chap-chap mo, pwede kang makabili. Kung wala kang peso, saan mo gagamitin yung peso mo, di ba? So, magpapalit ka kung hindi mo magastos, eh kung naging safe naman yung flight mo, yung nakarating ka ng barko, at least, meron kang dollar, itago mo lang. Pwede mo naman gamitin yan, pambili, pag nag-shore leave ka, o kaya pag nagbukas ng tindahan si Tano, pwede kang bumili ng yan, mga toothpaste, shampoo, itago mo lang, di ba? So, yun. Huwag mong kakalimutan ha, magdala ng pocket money. At lalo na kung mahaba yung waiting nyo ng next flight nyo. So, syempre magugutom ka, di ba? Wala kang perang pambili, wala kang dollars. Oh. Pag meron ka, makakabili ka, di ba? Okay, yun ang tip number 4. Okay, punta na tayo sa tip number 5. 10 pala yun, 5. Tip number 5. Ito ang pinaka mahalaga na wag mong kakalimutan. Mahalaga pa to sa mahalaga. Okay? Importante pa to sa mahalaga, mahalaga pa to sa importante. Magbaon ka ng mahabang pasensya. Wag mong kakalimutan 'yan. Dahil dito sa barko, lahat ng klase ng ugali ng tao makakasama mo, makakasalamuha mo. Okay? Be humble palagi. Tandaan mo, you're the mess man. Nasa baba lang tayo. Pag may marinig kang hindi maganda sa kusina, sa ibang department, sa deck o sa engine, pasok mo sa kanan, ilabas mo sa kaliwa. Pwede mo ding ilabas sa harap, dalawa pa. Diba? Ganun lang. Baka mamaya, meron kang hindi magandang narinig, napagkwentuhan, tapos napikon ka, ganyan. Hindi ba iwasan yun? So, at least, alam mo na sarili mo kung paano mag-adjust, paano unawain yung mga narinig mo, nasa paligid mo. Kasi, pag pumatol ka, at nag-ipag-away ka, sigurado bukas, o sa makalawa, may flight details ka na. Back to the Philippines ka na. Tapos, mabarangay ka pa. O, diba? Mahirapan ka ng sumampa. O, di, ikaw yung kawawa. So, tandaan mo, magbaon ka ng mahaba na pasensya. Pangunawa. Okay? Huwag na huwag kang makikipag-away sa barko. Sisirain mo lang yung future o yung pangarap mo. Makapag-ipon ng
character. Okay? Tandaan mo yun, ha? So, yun. Tapos na. Yan yung 5 tips ko para sa mga first timer na sasampa ng barko tulad mo. Lalo na sa mga messman, yung mga nasa tala. So, huwag mong kakalimutan yung mga yun, ha? Kung nailista mo man, maganda yan. Okay? Tandaan mo lagi. Ayan. Ang pinakamahalaga, yung tip number 5. So, yun. Salamat sa panonood mo at natapos mo. Napagtsagaan mong panoorin itong video ko. Sana, yung mga 5 tips na yan, mabaon mo. Maalala mo. Maraming salamat at huwag mong kakalimutan sana na mag-subscribe dito sa channel ko kasi sarado na yung channel to. So, huwag mo rin kakalimutan mag-click dun sa bell para ma-notify ka. Mali mo, may mga susunod akong tips na ipapakita o ano mga ginagawa ko sa barko. So, ma-notify ka sa mga susunod kong mga vlog o gagawing video. Salamat! Kung paalis ka na, kasamba ka na, mag-ingat ka at una, God first, safety first. Okay? Salamat, partner. Hanggang sa susunod. Kung may mga tanong ka na hindi ko nabanggit dito sa video na ito, feel free to comment para masagot ko kung ano yung mga tanong mo. Okay? Bye!